nakakailang tasa ka na ng kape. Ako, ito pa lang din po yun, ha. Of course, nakatingin ako ng konti nung bago ako umalis ng bahay. Kanina, pag-isig. Tapos, yun dito sa office, ito pa lang to. O, ilan ba dapat para sulit ko yan? Ilan ba dapat ang kape? Sa maghapon. Grabe, oy. Dahan-dahan sa kape, ha. Break, di ba? Abe, mahirap namang mag-coffee break nang hindi ka magkakape. Kailangan yata talaga pag nagko-coffee break, nagkakape. Tama ba? Arman, galang po ang inyong katsoka na, at siyempre, kwentuhan pa rin tayo. Interesado, ha, para sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023, mahalaga pong mabatid yung pagbabago. Merong naging kaunting pagbabago sa schedule nito, ha, sa kalendaryo. Baka maligaw tayo. Pero tsak namang may gagabay, eh, no? Kaya lang, mainam na ngayon pa lang, alam na po natin. So, ang Commission on Elections, binago po yung petsa nung pagsasampa, paghahain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections October 30, 2023. Ilang buwan na lang yon mula ngayon. Ang bilis nun. Kaya, eto, ngayon, pinag-uusapan po natin pagbabago sa petsa ng filing ng Certificate of Candidacy dito po sa October 30 elections. Maya-maya, andyan na yan. Nakapag-file na. Maya-maya, kandidatuhan na. Maring Elsa Rivera, magandang umaga. Uy, si Maring Elsa. Pag naalala ko si Maring Elsa, nakakaalala ko ng eto, Labanos. Labanos. Bakit? Si Maring Elsa, sing puti ng Labanos? Hindi, ah. Sing amoy ng Labanos. Kala mo, ah. Kala mo, sing puti ka ng Labanos. Kaya naalala kita. Huwag kang high blood, ah. So, ito nga. Ang COMELEC binago po yung petsa ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. So, sa calendar of activities 2023 BSKE na inilabas po bago July dati, di ba? Naging August. Ang sinasabi, dahil ito sa kahilingan ng ating mga senador, may kahilingan daw po yung ating mga senador, mga katsokanan. So, nag-meeting po. Nagkaroon ng COMELEC Unbank Meeting. Yung ginawa noong March 22 sa National Office. So, sa halip na July 3 to 7, tandaan nyo, baka ang nasa isip pa natin, July 3 to 7, ano po? Dati July 3 to 7 yan. Pero ang filing of COC ngayon ay August 28 to September 2 na. Uy, holiday sa Nueva Ecija, September 2. Holiday sa Nueva Ecija, araw ng Nueva Ecija yan, di ba? Ala pa pala akong hawak na dokumento para doon sa pag-holiday. Pero araw ng Nueva Ecija yan, and traditionally, ayan po ay holiday. Yung pagpa-file kasabay na nung election period pa rin para, nako, maraming mga bawal, ha? Maraming mga bawal na kailangang matutuhan nyo yan. Baka po kayo maligaw-ligaw, ha? Kasi nagbago yung petsa nung pagpa-file. Baka yung election period ganyo na bago. Nako, yung mga pagbabawal, ang sinasabi po ng COMELEC, tuloy nilang ipatutupad yon. Tingnan natin, ha, yung iba pang mga bahagi po nung naturang kalendaryo. Andito yung mga aktibidad, no? Mga katsokaran. So, sabi natin, August 28 to 2, filing ng Certificate of Candidacy. So, August 28 to 14, election, to November 14, election period po, may ganban. So, ibig sabihin, simula ng filing ng COC, simula na rin ang election period. So, doon pa lang sa araw ng filing ng Certificate of Candidacy, ganban na. Ganun na po kahigpit ang mangyayari dyan. August 28, ganban na po. August 28 to October 18, ipinagbabawal ang pangangampanya. August 28 to October 18, bawal ang pangangampanya. Election period na yun, so bawal ang mangampanya. So, ngayon na kayong mangampanya. Joke. Joke. Hanggang hindi dumarating, sa totoo lang, hanggang hindi dumarating itong August 28,
August 28 kasi yung ano, di ba? Yung election period. Eh, kanya-kanyang diskarte yan ang gagawin ng ating mga kachokanan. Pagdating ng August 28, nakatali na yung mga kamay nila. Limitado na yung magiging galaw mo eh, di ba? Hindi ka na pwedeng mamigay, hindi ka na pwedeng maglibot-libot dyan, di ba? Nakatali na yung kamay mo dyan. Basta pumasok na yung election period. Maluwag ka lang ngayon hanggang sa pumasok ng election period. Hindi ko po kayo tinuturuang mandaya. Actually, dinidiscourage natin yon. Pero yung gumawa kayo ng mabuti, hindi naman masama. Hindi naman masama yung gumawa kayo ng mabuti, yung makatulong kayo sa kapwa ninyo. Di ba? Anyway, mga kabarangay lang yan eh. Di ba? Kabarangay nyo yan eh. Dapat nga, hindi election period tayo gumagawa ng mabuti. Dapat habit natin yan eh. Basta meron tayong kakayanang tumulong, tumutulong tayo 365 days a year. Lagi, oras-oras ng buhay natin hanggat meron tayong opportunity na tumulong sa kapwa, sa ating kabarangay, dapat tumutulong tayo sa anumang maliit o malaking kakayanan na pwede natin gawin. Not tumutulong because of election. Because yung pagtulong mo sa panahon ng election is never, never, never na charity yan. Hindi yung pagtulong. Yung pagtulong sa panahon ng eleksyon, yun po ay kampanya. Yun po ay investment. At saka yung pagtulong ng papalapit na eleksyon na ganun, kahit nga hindi during election period, August 28, baka mamaya sa June, nako, may libreng notebook! Baka dun sa ibang mga lugar o kaya yung ibang mga tao, pagdating lang po ng papalapit na June, July, August, mahirap kasing tumulong ngayon eh. Kung mga kampanya ka lang, kung tutulong ka para lang sa eleksyon, huwag ka pang tumulong ngayon kasi makakalimutan. O, di ba ganon? Pero kung sincere, yan po ay bumubukal sa iyong kalooban, kung tunay ang pagtulong na yan, kahit anong oras, kahit kailan, kahit walang eleksyon. So, ayan po. Balikan natin yung kalendaryo ng COMELEC. August 28 to September 2, filing ng COC. August 28 to November 14, yun po yung election period. Mapapansin nyo na naman, lampas na ng election. October 30 yung election eh. Merong nagtanong nun eh, di ba? Kasi nga, tapos na election, pero election period pa rin. Kita nyo nga, yung last day ng filing ng COC, ay sa November 29. Kasi 'di ba, meron yung iba na nililim, tsaka yung ganti-gantihan ganoon para bawal pa rin yung baril kahit na tapos na eleksyon. Yung init ng ulo hindi pa humuhupa. So, August 28 to October 18, campaigning is ipinagbabawal. Pinagbabawal po ang pangampanya ng August 28 to October 18. Then, October 19 to 28, noon pa lang ang kampanya. Noon pa lang ang kampanya. At alamin din natin kung ano-ano yung pwedeng gawin lang sa kampanyahan, ha? I-research po natin yon. Hindi, tutulungan namin kayo. Sa ibang pagkakataon, ibibigay po namin sa inyo kung ano ba yung mga dapat, kung ano ba yung mga pwede nyo lang gawin sa panahon ng campaign period. Hanggat hindi po kayo nakapag-re-research, subukan namin mag-research. Mga kasama natin dyan, tulong! 29 to 30, bispiras, parang piyesta, no? Bispiras ng election at saka election day, bawal ang alak. Bawal ang alak, bawal ang toma, bawal mahuli. Ay hindi, kahit na hindi kayo mahuli, huwag na po kayong uminom ng alak. Dali tayo, hindi. Bawal po talagang alak. Liquor ban, October 29 to 30. Then, October 30, yun na nga po, election day, ang butohan, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon po. 7 a.m. to 3 p.m. ang botohan. Again, election period po hanggang November 14. Ibig sabihin, lahat ng pinagbabawal sa election, bawal po nun. Lalo na yung gun ban. Lalo na yung gun ban. And October 29, lahat po ng kumandidato na talo, nanalo, talong-talong-talo, magpapail po kayo ng
So say. Statement of contribution and expenses. Kailangan i-report natin sa COMELEC lahat po ng mga nagastos natin at maging yung mga contributions natin na tinanggap.